Hey, gusto mo ba makahanap ng client sa abroad at kumita ng dollars? Meron akong tatlong bagay na tuturo sa'yo. Pakinggan mo ito mabuti. Una, siyempre kailangan mo ng product. Kasi ang ibebenta mo dito yung skills mo, yung sarili mo. At kapag mayroong client na naghahanap ng artist na i-hire nila, kailangan meron kang sample artwork na ipapakita. At siyempre, kung magpapakita ka naman ng sample, dapat related doon sa klase ng artwork na hinahanap ng client. For example, ang hinahanap ng client ay yung klase ng artwork. For example, mga superheroes, Marvel superheroes. Tapos ang example mo, logo design, charcoal portrait, caricature, TV, tapos layout ng poster. Hindi pwede. Kailangan kung ano yung hinahanap ng client, yun yung example na ipepresent mo sa kanya para makita niya kung worth it kang i-hire. Okay? So that's point number one. Kailangan meron kang product na ipapakita. Example. Meron kang example. Point number two. Know your competition. Ika nga ni Sun Tzu sa librong The Art of War. If you know your enemy and you know yourself, you need not fear 100 battles. Alam nyo yung kaya nga kailangan maging competitive tayo sa marketplace para tayo yung mas ma-hire kaysa sa iba. And I believe na yung skills na meron tayong mga Pilipino, yung quality, pwede talaga international yan. Pero, syempre, kailangan mong mag-research. Kailangan mong alamin yung competition. Tignan mo kung magkano yung presyo nung kakompetition mo. Ano yung art style at skills nila. Tapos, ikumpara mo sa sarili mo. Okay? Ako noon, ang naging strategy ko, ito yung presyo nila. For example, $50, $100 ang pinresyo ko sa akin. $25 to $30 lang. Pero, yung pagitan ng art skills namin, halos pareho lang. Kung ako yung kliyente, pareho lang naman magaling yung dalawa, dun na ako sa mas mura. And that is our advantage sa international market. Kasi, tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas, yung dolyar pagdating sa atin, malaki yung palitan. So, kaya nating mag-adjust ng pricing. Pero at the same time, hindi pa rin tayo lugi. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Mag-start ka muna sa medyo mababa, no? I-adjust mo na lang along the way habang tumatagal ka at habang nagigain ka na ng maraming clients. So, that's point number two. Know your competition. Point number three, expose yourself. Alam niyo, marami ko nakikita sa marketplace. Kapag ka mayroong client na nag-post na hiring siya, naghanap siya ng artist, kailangan niya ng artist. For example, looking for comic book artist, looking for manga artist, looking for illustrator. Magkakagulo ngayon yung lahat ng artist na naghahanap ng trabaho. Lahat sila magko-comment sa baba hanggang sa napakadami nyo na. Alam niyo ba, minsan ang weird, nakakatawa. Yung thread, napakahaba na, umaabot na ng hundreds. Paano ka makikita dun? Huwag kang gumaya dun. So, how do we expose ourselves? Ang gawin mo ganito. Gumawa ka ng poster kagaya nito. Yan, nakikita mo ba yan? Yan yung poster, unang-unang poster na ginawa ko nung nagsisimula pa lang ako sa social media, sa Facebook. Pinost ko yan. At alam mo ba ano nangyari? Yung client, sila yung lumapit sa akin. Kasi nakita nila mayroong sample artwork, tapos may presyo. Ganon din yung gawin mo. Parang sa mall. Di ba pagka nagpunta ka sa mall, wala ka naman talagang bibilin eh. Kaya lang may nakita ka, ganda ng damit oh. Mura lang. Bibilin mo yung kahit wala sa plano. And the same goes sa mga client. Kapag ka nakita nyo, astig nung gawa nito oh. Tapos, affordable, mura lang. Pagawa nga ako. Alam nyo ba, dun sa post na yan, dun sa poster na yan, nakahanap ako ng at least 30 clients. Totoo.
30. At yung iba doon sa mga clients na yun, doon sa 30, naging regular client na, naging friends ko pa sila. Tapos hanggang ngayon, 2 years na nakakalipas, balik-balik sila sa akin, nagpapagawa pa rin sila sa akin. So that's point number 3, expose yourself. Okay, so yun yung 3 punto natin, no? So yung una, kailangan meron ka sample product. Pangalawa, dapat alam mo yung competition, know the marketplace, alam mo kung paano pipresyohan yung sarili mo. At siyempre lastly, yung pangatlo, yung marketing strategy natin, i-expose mo yung sarili mo, huwag ka makisabay sa crowd. So yun lang, maraming salamat, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa baba. At gagawin ko lahat ng makakaya ko para masagot natin yan. No? At kung meron ka pang ibang friends na artist na sa tingin mo makakatulong sa kanila itong video na to, please share mo sa kanila. At nga pala, kung makakalimutan, mag-subscribe. Like mo na rin. At kung maaari, hit mo na din yung bell button. Maraming salamat. Thumbs up. Naka-record ba? Hindi yata naka-record.